Alright. Mega love shout out po sa lahat ng ating mga ka-idol dyan, no? So, magandang umaga po sa lahat. Alright. Guys, ano ko lang guys, share ko lang sa inyo yung aming ginawa dito. Na ano to, gagawa kami ng backup power supply ng building gamit yung battery. So meron tayong battery dito guys, piniprepare, no? Dalawang klaseng battery to, isang 250, ito 250 malaki to, ito yung tinawag na RE12250 to guys. So andyan yung pangalan niya, 12 volts, 250 AH 10 HR. So guys, ito yung ginawa naming backup para po ito sa buong building, na pag magkaroon ng power interruption ng Saudi Electric Company, hindi tayo mawawalan ng kuryente kasi may backup tayo. Ito, battery. Ito na yung backup guys, no? Battery. Gagawin natin. So ito guys, 40 pieces to. 40. 40 piraso. So, kukunik lang natin to ng starting positive. Negative, positive, negative, positive. Hanggang dulo. Hanggang dulo guys. Mag-umpisa tayo sa baba. Baba na to. Dito mag-start, no? Connection natin. Hanggang pataas. Pag matapos yung baba, papunta rito sa taas. Ito na yung positive. So, ang negative naman, umpisa dito sa taas. Series lang to guys, no? Patakbo naman siya, pababa. So, ang last dito, sa baba. So, ang positive nasa taas, ang negative nasa baba. Ang resulta niyan guys, ang labas niyan, maging ano na siya, 3 piece 380. High voltage po yan. 40 pieces na battery. Ito po. So, ito yung transformer natin. Guys, yung pinakaan natin, babalot pa siya. So, may isa dito naka-open guys, pakita ko sa iyo mamaya. May cut-off switch dito. Ito guys, cut-off switch natin. Yan na sa loob. Ito na yung sinasabi ko guys, kailangan importante ito. Ito yung pinaka number one na gagawin natin. Maglagay tayo ng cut-off switch para sa safety. Safety work natin, no? Pag may power na siya, pwede natin patayin para may gagawin tayo dyan. Just in case o emergency na magkaroon ng problema yung battery, hindi na ano, wala ng laman, palitan natin. So kailangan to, cut off switch yan guys, kita nyo yan. So andito yung positive guys, ito yung neutral, dahil ano tayo, 3 piece 380 tayo dito. Positive, neutral, negative. So gamitin neutral guys, dahil 380 yung supply. And also guys, dito rin yung itong power supply natin. Ito yung mga kable ngayon. Nandito yan. Iko-connect na rin to dahil under po ito ng genset, no? Generator. So galing sa generator yung supply. Pag magkaroon din ng trouble yung battery natin, may generator pa na backup. Ito yung mga kable na to, papunta to sa taas sa generator. So ganito ang mangyari guys, pag may problema ang battery, backup yung generator. Pag may problema yung generator, backup yung battery.
Okay guys, dito tayo guys. Kita ko sa inyo ngayon, nag-umpisa na kami ng connection. Ang ipinakita ko sa inyo guys, mga battery lang 'yon. Ito yung panel namin guys, no. Ito yung panel transformer nandito. Ito yung nasa loob. So mga connection niyan nandito. So may bypass siya. May in. Yung in yan, nandito yung SW, in, min, bypass, input, normal switch, out, output, and maintenance. Andyan guys, no? Mga connection dyan. So, ang pag-connect yan guys, may ano naman tayo, diagram, ito. Yan, andyan yung diagram, katalog na yan, andyan lahat. So, madali lang yan. So sa as of now guys, nandito na yung ano mga troops natin, tao. Pinapagawa ko na ngayon dahil kailangan to. Anda rin na. So ito yung connection niyan guys. Nag-umpisa na mula dito sa panel. So itong wire na to. Yung sinabi ko sa iyo, nag-una sila. Inuna nila yung positive. So nag-start sila sa baba. So ito yung positive ngayon, itong hinahawakan ko. Ito. Ito yung positive. So bumaba ngayon sa baba. Positive connection din siya, no? Pagdating sa positive connection, guys. So itong kabilang ano niya, terminal, battery to, di ba? Positive, negative. Nandito naman yung kable na nag-jumping papunta doon sa kabilang battery. Negative to positive. Negative, tapos positive. Tapos itong isa, punta dito, negative dito, kabilang dulong battery. Papunta naman dun sa kabilang battery, positive. Ganun lang guys, no? Jumping-jumping lang. Negative, positive. So, yan yung connection guys, ganyan. So, ang ano nyan guys, pag matapos yan hanggang dun sa dulo, sa taas, pakya tayo dyan. Dahil maraming battery yan. Isang linya lang sa unahin natin yung itong isang side. Pagkatapos sa isang side na battery, kasi ang inuna niya yung positive. Pagkatapos sa positive, nandun na yung dulo sa taas, dyan. Dito guys, yung dulo. Lalabas siya dito. Ito dito, positive. So tapos na yung isang pase natin. Ngayon mag-start naman siya doon sa kabila. Dulo, start siya sa negative. Papunta naman sa baba. Ang labas naman doon sa baba, negative din. So hanggang sa makumpleto. So pag makumpleto yan guys, ito na yung tinawag na 3 piece 380 na siya. Ang resulta niya, ang total voltage niya. Total volts ng ating battery. So high voltage siya. Kaya niyang humawak ng mga kahit anong mga machine dyan na 380 volts. Yan na guys. Connection na yan. So negative. Hinigpitan na po yan. Yan, hinigpitan po. No? Negative po yan. Tapos yung negative na yan sa isang battery, tapos yung isang battery din, terminal guys, ito yun sa isang battery, no? Yung isang cable na yan, papunta rin dun sa positive, sa kabilang battery. Yan guys, binuksan niya na, dilipat yan doon. So jump lang, yan guys, positive, negative, positive, negative, positive. Hanggang sa matapos guys, pa akyat sa dito sa isang layer of misa. Nag-umpisa dito sa 1 layer, 2 layer, 3 layer, hanggang 4 layer na battery, no? Apatan siya. So ang total ito guys, 32 pieces na battery. 32 yan guys, no? So yan lang yung ano guys, no?
ating tutorial ngayon sa UPS battery backup po ng ating mga machine dito sa ating building na ginagawa. Okay guys, and, yun lang po guys lahat. That's all and good morning and don't forget guys to click my channel and like, subscribe and post the all notification of bell para lagi tayong updated sa ating ginagawang video para may makuha ko yung idea. Alright guys, thank you very much and bye bye. God bless.